Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus sa mga alagad ng patalinghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, mayamong alisin ko ang iyong puwing,' ngayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon, mga kapatid. Magandang hapon po. Sige po, batiin natin na magandang hapon ang ating mga kasama. Po. Nasa ikawalong linggo na tayo sa karaniwang panahon at patuloy nating naririnig ang Ebanghelyo ni San Lucas. Particularly, ito'y tungkol sa sermon o sa kanyang pagpapahayag sa kapatagan. Ito yung version ni San Lucas. Kasi may isang version, no? Si San Mateo, yung sermon sa bundok. Halos parehas lang naman sila ng nilalaman. Kaya siguro naman narinig nating maigi kung ano yung gustong iparating sa atin ng Panginoon o ng simbahan. Kasi yung mga nakaraang linggo, kung matutunghayan natin at matatandaan natin, tayo ay inaanyayahan ng simbahan na bigyang halaga ang mga kabutihan o yung mga virtues, yung mga values, yung Christian values na mayroon tayo. Siguro naman, nung bata pa tayo, tinuruan na tayo ng mga Christian values, no? Saan ba natin natutunan itong mga values na ito? Sa school, lalo na kapag ikaw ay nag-aaral sa Catholic schools, no? Siguro sa iba ring denominations, meron din silang mga ganito. The Christian community. Well, ito'y sabi nga, paanyaya o imbitasyon sa atin kasi may freedom naman tayo. Yan ang pinakadakilang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. The free will that God has given to us, nasa sa atin na. Kung susundin mo, pero, siyempre, ayaw natin mapariwara, ayaw natin mapahamak, at sa bandang uli, tayo ay saan pupunta? Ayaw natin yun. Gusto natin ay sama-sama tayong magkikita-kita saan? Sa kaharian ng Diyos. This is the king. Dito yung pagpapahayag ng kingdom of God. No? Itong ibig sabihin nun. Well, ano yung sinabi? Sabi dito, maaari bang mag-akay ang bulag ng isa pang bulag? Nakakita na ba kayo nito? Yung mga bulag nag-aakayan?
pag kayo pumunta sa may airport o sa mga simbahan, ano, pag tumatawid sila ng kalye, hawak-hawak sila ng kamay, sabi nila, yung nasa unahan daw, fake na bulag. Hindi ako may sabi nun, ha? Sabi nila yun, ha? Pero hindi ako na yun. Alam ko, bulag sila. Kasi malakas ang sense ng mga bulag. Sense of hearing at saka, ilan ba ho ang senses natin? Five. Lahat ata yan eh, pag bulag ka, no? Maliban lang nga yung sense of sight, no? So ano yung ibig sabihin sa atin ito? Well, kung gusto natin talaga maging tunay na gabay, oh, kasi ito yung title ng ating sambuhay, eh, ang tunay na gabay, o yung mag-aakay ka, no, kailangan nasa maganda kang ilagay ng buhay. Kaya sabi nga dito eh, ang tinitingnan mo ay puwing ng iyong kapatid, pero hindi mo nakikita ang tahilan sa iyong mata. Alam niyo ba kung ano yung tahilan? Ito po yung muta. Kasi hindi magandang ilagay sa ano, eh, no? Muta po ito, eh. Mas malaki sa puwing, ika nga. So, ibig sabihin, kung tayo ay magja-judge, ika nga, no? Sabi nung nakaraang linggo, eh, don't judge in order not to be judged. No? Kung tayo ay mamumuna, no, mamumuna, ika nga eh, alam mo naman tayo, mga taga-pintas tayo. Mga laitero, laitera tayo eh. No? Bago natin gawin yon, tingnan muna natin yung sarili natin. No? Kasi mas maniniwala eh sa atin kung maganda ang ating... So, ano bang tawag sa atin? Nung tayo binyagan at tayo naging Kristiyano o Christian. Ano ang nangyari pagkatapos ng binyag at tayo naging Kristiyano? Pag sinabing Christian, anong dapat mangyari? Boy, anong dapat mangyari sa iyo pag ikaw'y tinawag? Do you understand Tagalog? Ha? What will happen to you if you are a Christian? What you should do? Anong dapat natin gawin? Kaya tayo tinawag na Kristiyano o Christians, tayo tagasunod ni Kristo. Ah. So ibig sabihin, no, sabi kasi dito eh sa ikalawang sentence eh, walang alagad na higit sa kanyang guro. Pero kapag ang alagad ay naturuan, pwede siyang maging katulad ng guro. Lahat naman tayo, we are imperfect. Wala hong perfect na tao. Pero we have to dream, no? Kailangan mag-persevere tayo to become perfect. As our Heavenly Father is perfect, we must also... Kaya ho tayo nagsisimba. Kaya ho tayo nagdadasal. Kaya ho tayo nagnonovena, etc. Ang dami nating ginagawa. Tayo po mga Katoliko, ang napakaraming ginagawang spiritual exercises. Lahat po, magle-Lent na po. This is the last Sunday bago mag-Lenten season. Ano ba ang simula ng Lenten season? As Wednesday. So, tandaan nyo, Wednesday po yun, ha? So, ibig sabihin, bago tayo pumasok doon sa Kwaresma, ay alam na natin anong dapat gawin. Kaya ho tayo may mga ganitong kalendaryo sa simbahan. Kwaresma, Adviento, para nang sa ganun, ito yung mga pagkakataong nililinis natin yung sarili natin. Nang ano? Nang maraming kasamaan. Sabi nga, kasi diba dito, ang mabuting tao ay nakapagdudulot na mabuti sapagkat tigib siya ng kabutihan sa kanyang puso. Pero sabi niya, pero ang tao ay nakapagdudulot ng masama kasi puno rin siya ng kasamaan.
Kung tinatawag nating mga anak tayo ng Diyos, mga Kristiyano tayo, ano kaya tayo? So nakikita dapat yung bunga. By the fruit, you will know the tree. Kung ano yung puno, si Jesus ang ating puno. Tayo ang kanyang mga branches. No? Kaya unti-unti nakikita po yan sa atin. Anong gagawin natin? O, kaya ho nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Kaya ho tayo tumatanggap ng communion. Kasi dala-dala natin si Kristo kapag tayo ay tumanggap ng kanyang katawan. Kaya tayo mismo ang maging taga-akay sa mga naliligaw ng landas. Paano tayo makapag-aakay kung hindi nila nakikita ang bunga ng ating pagiging Kristiyano? Paano ba nakikita yan? In our relationship with one another. Kumustahin natin yung ating relasyon sa isa't isa. Ano ba ang klase ng pakikipag-ugnayan ko sa tao? Lahat ba sa akin ay kapatid? Diba, noong nakaraan? No? Yung aral na natutunan natin? Na mapagpatawad dapat ako. Natatanggap ko dapat yung kamalian ng aking kapatid. Kasi meron din akong sariling kamalian. Kasi ganun tayo eh, no? Tinuturo natin kung sino yung ayaw mong aminin. Pero tinuturo mo, we are pinpointing those who are... Pero, yun na nga, sabi niya kasi dito eh, no? Kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Kaya sa salita, sa gawa, sa actions, makikita po ang ating pagiging Kristiyano. Kaya ito yun, mga kapatid, sana po, tayo ay talagang ginigising ng mga salita ng Diyos. Kasi po yung salita ng Diyos, dapat pag narinig natin yan, yung tumatama talaga sa atin. Huwag po tayo mamimili ng mga salita ng Diyos na ang sarap pakinggan. Karamihan po talaga sa salita ng Diyos, it's like a double-edged, no? Na espada. Na kapag yan tumusok sa'yo at nasaktan ka, ibig sabihin, meron kang sense of hearing and listening sa aral ni Kristo at tayo natututo. Sana po, ito po yung ating ano ha. So, hingi tayo ng tulong sa Diyos. Hindi natin kaya mag-isa. We cannot do this alone. Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos na lahanda namang ibigay sa atin. So prayers is very important. Meditations of the Holy Scriptures, no, yung reflections. Simulan natin po sa atin to. Kung mapupuno po ng kabutihan ng Diyos ang ating kalooban, it will come out that we will be good, not only in the eyes of people, but in the eyes of God. God bless us all. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen.